Ang Banana Boat Team ay meron din version ng kanilang mga anak. Si LeBron, andyan si Bronny at si Bryce. Si D-Wade naman, andyan si Sire na maglalaro na sa G-League. Andyan din si Chris Paul Jr. na naglalaro na din ngayon ng basketball. Yung isa naman kay Carmelo Anthony, si Kiyan, na ngayon ay nasa high school na. Pero ibang-iba kasi ang sinari nitong si Kiyan kumpara kina Bronny, Bryce, Sire at CP3 Jr. Si Kiyan Anthony kasi, ito yung isang bagay na mahirap masabi kung susundan niya ba ang tatay niyang si Melo bilang isang basketball player. Si Kiyan kasi nakilala na talaga bilang isang model dahil sa nanay niyang si Lala Anthony, na ipalabas na rin kasi siya sa mga reality show ng kanyang nanay. Naging model na rin siya ng Jordan brand under naman kay Carmelo. Isa pa dyan, si Kiyan lumalabas na rin sa iba-ibang national TV ads. Ayon pa nga dito kay Lala Anthony na isang TV personality at celebrity, bilang nag-iisang anak niyang lalaki ay overprotective talaga siya kay Kiyan. Na kung nasaan itong si Lala Anthony, laman na rin kasi ng red carpet events itong si Kiyan. So sobrang protective ng nanay niya na hindi pa nga siya noon pinapayagan na magkaroon ng Instagram account until dumating yung kanyang ika-14 birthday. Si Kiyan pinanganak ng March 7, 2007 na ito yung mga time na naglalaro pa si Carmelo Anthony sa Denver Nuggets. Ang account naman ni Kiyan sa Instagram ay nilabas tong May 2021 na meron na agad 300,000 followers. At sa edad na 14 years old, itong si Kiyan ay meron ng net worth na $1 million or katumbas ng nasa 50 million pesos. Sa basketball side naman, ang isa sa mga post dati ni LeBron ay nung hinahype niya talaga si Kiyan. Si Melo at si LeBron high school pa lang talaga magkakilala na. Ang nilagay kasi sa post na yun ni LeBron ay halos katulad ni Melo itong si Kiyan. Pero medyo malayo ng konti kung tutuusin talaga. Dahil sa report, ang height ngayon ni Kiyan ay nasa pagitan ng 5'6 to 5'10. Si Carmelo nasa at least 6'3 na sa parehong edad. Ayon pa kay LeBron ay naniniwala siyang magiging katulad ni Kiyan itong si Carmelo Anthony. So gaano nga ba kagaling si Kiyan Anthony? Ayon sa nasusulat, bago talaga siya pumasok ng high school, si Kiyan ay kasama na sa top 100 ng Coast to Coast Prep, isang ranking website. Isa siyang point guard na yung height niya isa sa mga factor doon. Si Bryce kasi na nasa parehong edad ay at least nasa 6'2 na. Kung makikita niyo naman yung mga practice video talaga ni Kiyan, more on jump shot at 3-point shot ang ginagawa niya. Si Kiyan din nakapaglaro na sa maraming AAU tournaments at dahil kina LeBron at Melo, andun sila sa mga top rank leagues na merong mga scout na madedetermine agad ang ranking nila. So yung height naman ni Kiyan pwede pang tumangka dyan dahil halos nasa same height naman sila dati ni Steph, 5'6 na pwede pang umabot ng 6'3. Ang shooting at dribbling din ang nasa estado ngayon ng training dito nga kay Kiyan. More on shooter ang mga batang players ngayon bilang fundamentals. Pangalawa, si Kiyan naman ay nasama na din sa isa sa mga ranking website na malaking bagay na yon. Sa ngayon kasi hindi pa kompleto talaga ang scouting report dito kay Kiyan, hindi katulad ni na Bronny, Bryce at iba pang anak ng NBA players. Si Kiyan maglalaro sa Christ the King High School sa New York, isa sa mga top team sa area na yon. Dito rin galing yung mga former NBA players tulad ni Speedy Claxton at Lamar Odom. At yung Christ the King, isa sa mga supported team ng Team LeBron sa buong US. So ito lang kasi yan, dalawa kasi ang posibleng track nitong si Kiyan, either sa side ng nanay niya na ayon nga dito gusto sana niyang pumasok ito sa Howard University, pangalawa yung sa tatay niya kung maglalaro bilang professional basketball player. Either kasi sa Division 1 or mga top team siya mapunta. Dahil kahit anong piliin itong si Kiyan, pupuntahan pa rin niya yung side ni Lala Anthony. Dahil mas na-build yung presence ni Kiyan sa side ng nanay niya na isang TV personality at isang model din. So ibang-iba ang sinari niya kay Bronny. Kahit pa si Bronny ay member ngayon ng isang professional esports team. Nasa basketball pa rin ang focus ni Bronny. So nakadepende pa rin niya kay Carmelo Anthony kung ipupurso niya si Kiyan na maglaro talaga ng basketball para din makapasok sa Division 1 college team. So yan muna naging kwento ni Kiyan Anthony at kung ano bang klaseng lifestyle ang meron siya. At titingnan din natin sa mga susunod na taon kung magiging isang top prospect din ba siya. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay niyo na lamang sa comment section.